last award ko na po ito. Last year po, nabigyan namin ng parangal si Robert Brillantes bilang isa sa mga, sabihin natin, maging ideal dubber. Kasi out of his pagiging dubber, nakapagpundar ho siya ng million worth of house and lot. At yan ay inipon niya dahil sa kanyang pagdadubbing. Ngayon, isinama ko itong taong ito dahil nakita ko yung kanyang pagpupunyagi at siya yung hindi naman siya gaanong nagtagal sa akin na nag-dub kasi paalis-alis kasi ito, pumunta ng ibang bansa, maya-maya nandiyan dyan. Pero dahil sa kanyang pagpupunyagi, yung kanyang determinasyon na umunlad bilang isang tao, naging negosyante siya at nakapagtayo ng isang kumpanya sa napakaikling panahon. Pero ang concern pa rin niya ay ang kapakanan ng mga dubber. So gusto kong tawagan si Choy Gonzales. Choy, maraming salamat, naging dubber kita. At saka sana maging buwaran ka ng mga dubber. Magkaroon pa sila ng maraming perspective sa buhay. At saka yung bang hindi sila yung makita nila, hindi lang sa dubbing, kung hindi marami pang ibang area na pwede natin puntahan, pero ang concern pa rin natin na sa dubbing. Yan, siguro sir, sumadali kami yung pagkakataon na pasalamatan po kayo. Dahil kayo talagang nagbigay sa akin ng break sa dubbing. Yung Remy na umi-airing ngayon, ako yung Ricardo doon. Na talagang kayo po yung tinuturing kong tatay ko sa dubbing industry. At yung nanay ko naman, si Tita Mato. Ayan. So maraming salamat po. At sana, iniimbitahan ko po lahat din ng mga voice talent na maging part po ng Creative Voices. Dahil nakikita ko po yung potential. Kanilang partner ko, si Brian Ligsay, na malaki at maganda ang future ng voiceover industry sa Pilipinas. And so far, nangyayari na po ang dapat mangyari. At nagkakaisa na rin po tayong mga voice talent. Maraming salamat po at God bless you. Merry Christmas. Panimula lamang itong ginawa ko ngayong gabi. Pagbibigay parangal sa mga naging masyadong personal. Pero ito pasimula lamang para sa isang malawakan siguro na recognition sa darating na panahon. Hopefully sa isang taon, dalawang taon, tatlong taon simula ngayon, magkaroon sana tayo ng isang Gintong Tinig Award na para lamang sa mga dubbers. Dadating tayo sa isang bulwagan para ipagdiwang ang mga accomplishments ng mga dubbers. Kung meron silang best picture, meron silang best actress, meron silang best director, meron silang best actor, meron tayong mga best dubber, female lead, male lead, supporting male and female, and man A, man B, woman A, woman B. Something like that. At best translators, mga ganun. Hindi sa pagkakaroon ng kompetensya, pero it's something na i-recognize natin yung outstanding contribution ng mga nasa dubbing industry. Healthy competition lang. Okay, sandali lang. At nais kong, dahil nandito na si Ronnie Abarno, gusto kong tawagin si Ronnie dito sa Entablado.